Hello. Ayan. Dahil yun nga ay wala na tayong off every week. Once a week na lang ako pinapayagan mag-off dahil sa pasyente ko nga na ngayon ay may sakit. Kaya yun, may pay naman yung weekly ko na hindi ako mag-off. Kaya ang ginawa ko ngayon is dahil nagre-rent ako ng room, hindi na ako dati kasi every week ako bibili ako ng pagkain ko kasi nga umuwi ako. Ngayon din ako masyadong once a month na lang ako. So hindi na ako namili ng mga pagkain dito. Kaya ang ginawa ko kahapon, dumaan ako doon sa grocery, ang pinamili ko yung mga personal needs ko na lang, yung dadalhin ko doon sa work ko. Kaya i-share ko sa inyo yung mga personal needs ko na baon ko. Kasi hindi naman libre ako ng pagkain, pero yung gusto mong kumain tapos hindi pa nakapagluto, hindi pa meron ka makukutkot. So i-share ko sa inyo yung ito. Ito biscuit. Chinese ang amin to eh. Pero masarap itong biscuit. Pero dati kasi ang binibili ko nito is yung flavor na cheese niyon. Chocolate. Gusto ko matikman yung chocolate. Ano to? Mga $10. 10 RM ko dito. So mga 100 plus din to sa plants. Pero hindi ko. Good for 1 month na to kasi hindi ako nakapag. Next off ko December, second week na naman. So ito, yun bang pag gutom ka na tsaka wala pang handa ng pagkain. Kasi hindi ako nagluto, sila lang luluto. Sila yung nag-prepare ng pagkain ko. Kaso lang, minsan late, meron kang maluto. Ito. Hindi talaga ako nawawala. Meron talaga ako ito. Minsan tatlo binibili ko. Meron pa ako doon sa work ko. Kaya isa lang binibili ko. Ayan. Potato chips. Mas. Napkin. Meron pa ako doon malaki. Ito yun kasi yung overnight. Kasi kailangan ko ng overnight. Tsaka wala akong ito kasi allergy ako sa mga sabon ng mga papaya. Ito yung sabon ko kasi normal lang yung sabon ko. Hindi pwede ako magsabon ng mga papaya, mga kinis ng mukha kasi allergy ako ng namumula, nangangati ako. Kaya ito lang talaga ang pwede sa akin. Yung mga normal. Tsaka ito. Yun. Tea. Kasi nakiti ako ng tea time namin. Yung tea time is snack time. Tea ang iniinom ko. Tapos, sinhaluan ko siya ng limon pito. Kasi ang pag ayaw ko sa lasa, kaya nilagay ko ng isang limon pito. Kaya bumili ako ng limon pito. Yan. Tapos, ang pwede. Coffee. 30 pieces po. Good for 1 month talaga, 30 pieces. I-share ko po sa inyo. Ayan. Ito lang. Kasi normally, pag nag-ubos ako, mas madami. Isang cart lang. Ayan. Kasi namin ako ng hotdog, mga palaman, mga cheese doon. Ilagay ko sa face ko. Eh, ngayon, hindi na ako masyadong umuwi. Siyempre, sayo hindi naman yung pera. Pag iba lang din kumakain. Kasama mo lang ko sabay kasi sila everyday sa mga dito. Meron akong sariling rep. Meron akong maliit na rep doon sa labas. Meron din sila dito. Kaso lang, syempre sharing naman. Kaya, dati kasi, pag namimili ako, good for all na. Ngayon, parang nagtitipid na ako kasi hindi naman ako umuwi. Pag umuwi ako, nagbibili ako ng kahapon, bumili ako ng KFC. Nasa amin lahat. Dinner namin dito lahat kasi puro mga Pinoy dito. Tsaka pag hindi na ako nag-aalaw ng lutuin kasi hindi naman siya masasayang kundi papakain ko rin sa kanya. Kaso lang, syempre ano tayo sa budget ngayon dahil nga ay hindi naman tayo pumakain. Syempre sila na. Naintindihan naman siguro kasi dati every week ako. Talaga mag-grocery ako. Kaya yun. Ito, ano ilang piraso ba?
18 pieces. So, hindi naman araw-araw ko kinakain kasi may mga ano naman kami doon. Libre naman kasi no. Yung bang minsan gutom ka na, wala pang nagluluto pa yung si auntie kasi ang tawag doon sa boss ko na babae. Nagluluto pa siya. Siyempre, hindi ako nagluluto, sila ang nagluluto. Pasyente lang talaga ang yan. Kaso, siyempre, hindi ako makapunta sa kwarto. Sa kwarto ko lang naman nilalagay. Ayun, share ko lang kasi ano lang ngayon, kaya hindi ako nakapag-upload pa. Nahirapan ako mag-video doon. Maingay, bukod sa maingay doon, at saka wala kang privacy na ano, yung space ko doon sa kwarto maliit kasi kay uncle at saka sa akin yun. Ito sa room ko, malaki. Saka hindi ako bumaba din ngayon kasi pinatamad ako. Naglalaba kasi ako. Ayun, walang ibang video. Ito na lang. Sharing na lang sa anong personal na ano. Kaya ngayon, parang pinatama din ako video. Mag-upload. Minsan din naman data, kasi nga doon, hindi naman, pag may data wala din, ewan ko nahiya din ako mag-ano ng internet, may wifi doon sa 3 years na mahigit na ako nagtatrabaho doon sa bahay na yun, nag-alaga kay uncle yung wifi nasa baba lang yung wifi, pero ewan ko parang na ano ako magtanong sa ano nila, yung tawag nito yung password ng wifi. Nahiya talaga ako magtanong kasi ayokong isipin nila na yun bang siyempre nakikita nila, hindi naman ano sa akin, nakikita nila ako sa cellphone, nagpuplay yung phone ko sa kwarto, nakikita nila kasi minsan bigla lang silang pumapasok sa kwarto na nagplay yung mga cellphone ko doon sa watch nga. Kaya ayokong isipin nila nga. Kaya hindi ko, kung anong mangyari sa trabaho ko, hindi ko nagambala ang trabaho ko dahil nagpindot-dot ako, nag-ano ko sa wifi nila. Gusto ko yung sarili kong pera, ibili ng data. Kaya, luckily, ang ano ko ngayon, ang load ko ngayon, through online sa cellphone ko, sa bangko ko, sa online bangko, pwede na akong makapag-transfer. Kaya, anytime, pag may laman, ang may bangko. Kaya, minsan, pag walang laman, wala ka ng data. Pero, pinaghandaan ko yan every month. Pag anong araw siya ma-expire, pinaghandaan ko talaga yan. Ayun. Experience ko sa my personal na ano. Kasi nga, wala akong ibang bangko. Ayun. Kaya masaya naman ako sa pag-YT. Kasi nga, naumpisa na. Pero, minsan, nakakalungkot din yung yun bang ano, yung tawag nito? Yun bang pinagpuyatan mo? Pupunta ka pa doon para mag-ano ng video? Yung mga ganun style. Tapos, yung lahat nandyan na, may akala ko kasi dati, pag naka 1,000 subscriber ka na, magkakapera ka na. Kaya yun. Tapos, akala ko din, pag ikaw'y na-monetize, mabilis ang pera. Marami akong nararamdam na akala mo rin na pag nandiyan na yung Google AdSense, magkakasweldo ka na. E ngayon parang naano ko kasi nga, magtutumas na yung Google AdSense ko, naano ko na siya, na-verify ko na siya. Pero yung revenue mo, magtutumas na, mula nang bin-verify ko yung Google AdSense ko, yung pag-angat ng revenue sa isang buwan, $2, sa isang buwan, meron pang 1 point like this, yun ang parang nakakapang ano, diba? Kahit sino naman. Kasi hindi naman tayo sikat. Pero kaya nga ang inano ko ngayon is, pinaramdam ko sa sarili ko na itong pag-ano ko ng YouTube is parang pangtanggal stress ko na. Hindi ko na lang siya i-didibdib, hindi ko na lang siya i-ano. Kasi na, kung didibdibin mo, ay ito na lang. Katulad, may friend kasi akong ganito eh. Nakapokus siya ng focus ng YouTube niya. Kaso, hindi pa nga siya monetize naman. Focus po siya ng ano niya. Kasi nakala niya, ito lang makakaano sa kanya na kahit hindi na siya magtrabaho, meron na siya YouTube na mag-income sa YouTube. Kaso lang, yun din ang nakala ko dati. Sabi ko, owe na ako ng present ako ng trabaho kasi nga ako may YouTube na ako, monetize na ako, may pera na ako.
Hindi pala. Iba pala. Kaya, kayo, yung mga kagroup ko, alam ko na sa Biconic team, huwag yung masyadong bibigyan, huwag masyadong i-focus. Pero, i-enjoy nyo. I-enjoy nyo yung pag-writing nyo. Dahil, kung sa kayo sa kagaya kong OFW, patanggal stress din ko eh. Patanggal, ano yun, yung bang namimiss mo yung pamilya mo, yung namimiss mo yung Pinas, ano, nakatulong din eh. Kasi minsan sa group namin, sa Biconic namin, yung Biconic team kasi namin, sa group namin ng Biconic, simula ng maliit pa yung mga subscriber, hanggang nag-monetize kami, sabay-sabay kami nag-monetize, hanggang ngayon nakakasama pa rin kami. Doon ko natutunan yung hawak mo nang mag-anuhin yun. Kasi masaya kami sa group yun. Hindi lang nag-joke kami doon. Bira nga lang kami maglabas ng joke doon kasi nga, nahiya kami sa ibang mga bako na ganun-ganun. Pero, yung sama namin is, parehas kami na enjoy lang natin ang medyo huwag nyo na i-focus kasi may mga trabaho naman tayo. Huwag nyo i-focus yung YouTube tapos iwanan nyo yung trabaho nyo kasi mas importante yung trabaho kasi YouTube. Yung YouTube is yung pang-ano nyo lang, yung pan-sideline nyo na lang yun pag wala kayong ginawa, pwede yung mag-ano. Ayun lang, share ko lang. Kasi, ayun ako. Nakakaano, hindi ko na tinitingnan yung routine mo ko. Tagal mga 2 weeks na siguro ko tumitingin ang routine mo. Ewan po kung magkaroon namin yun. Kasi one week din kami walang walang premiere doon sa team namin. Kaya, ewan ko. Hindi rin tumataas siguro kasi 1 week walang takbo. Kaya, yun. Thank you sa aking mga team, sa aking mga kalab team, sa aking mga kasamahan sa cheesy, lalo na sa mga admin na mahilig magbintang ng barker ng aming mga video. Tuwa, diba? Pinag-anuhan talaga na ng time sila admin Ira, pinag-anuhan na ng time na barker para lang maraming manood sa video. Thank you. Appreciate ko talaga yung si admin E, sila sa lesson, yung ba, nagumagawa sila ng playlist na walang mga sweldo, pero kung naghirapan, pinagtsagaan, yung bang, ano sila, si admin E, noon pa talaga yan, siya talaga ang admin natin, yung founder namin, si admin E, parang umano na nga yung founder namin, pero si admin E, yung kapatid, ano na talaga siya, yung bang, okay lang sa kanya na ganun pa rin pa, parang kaya lang niya ng revenue pero kasi sabay lang kami na monetize. Pero yun, enjoy na. Yan lang. Thank you so much sa mga ka-team, ka-grupo. Biconic and Biconic. GT yung dati una namin group. Thank you so much and bye-bye. Thank you.